Hello, Kasower. Kumusta kayong lahat? For today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng collar na to. Paano ba? Teka lang. Kasi hindi. I-screenshot ko ulit para ma-zoom in ko pa. Wait lang. Ma-zoom in ko pa ng... Yan. Okay. So, ganyan. Kung nakikita nyo sa picture... yung pagka may korte itong neckline niya. Okay? May korte yan. Tapos standing sa likod. Hindi siya nakalapat. Okay? So, ipapakita ko muna sa inyo dito kung ano yung kalalabasan, kung sports collar yung gagawin natin sa kanya. O take note, may korte yung neckline niya. Okay? So, nakagawa na ako dito ng basic. So, ito yung back. Ito yung front. Kung sports collar na rounded, kasi round to eh. Kung sports collar na rounded, ang gagawin natin sa kanya, ganito ang mangyayari. So, meron na tayo ditong button allowance. Ayan. So, ganito ang mangyayari kung sports collar siya. Yan. So, magbabawas lang tayo dyan, tapos magdudugtong dito ng collar. Okay? Teka. So, magbawas muna tayo dito. Let's say, ang down neck magmula dito, ang down neck niya ay 8 inches. 8 inches dito sa gitna ng ano. Yan, ito yung butones eh. Ito yung magsasara. So, yan. Lalagyan ko lang ng tanda siya. Dito, ang kanyang down neck. So, magmula dyan, i-fold ko ng ganun. Para gagawa tayo dito ng... magbabawas tayo dito. Yan. Okay. So, ito yung... meron na yan dyan seam allowance, ha? Kasi, ayan, ayan, ha? Dito may seam allowance. So, kapag sports collar, yan, ito. Magbawas tayo dito ng konti. Mga, ito. Pawala dito. Yan. Okay, so, magbawas tayo. Yan. Yan. Okay, so gagawa tayo dito ng collar. Dito, maglalagay tayo dito ng collar. Ito ay 1 and 3 port. Yan, so magmula dito yung collar na karugtong ng sports collar. So pag gumawa ka ng sports collar, syempre, sukatin mo tong back. 3 and 3 port. Tapos, huwag mo isama ang, ano, ang seam allowance, yan. 3 and 3 port. Tapos, 7 and 1 port ang haba. So, gawa tayo dito ng collar. 7 and 1 port ang haba, magbigay na tayo ng, ay, eksakto ko lang. 7 and 1 port, ayan. 7 and 1 port. Ayan. Tapos ito, 3 and 3 port. Tapos, so ang lapad nito ay 3 inches. Sakto to ha. Magbigay na lang kayo ng seam allowance pagdating sa tela. 3 inches. 3 inches. Okay? Tapos, dito, magmula dito, akyat tayo ng 3 port lang. 3 port. Tapos, kukortihan natin siya. Yan.
And then, ipasok natin ang half dito. Yan. So, pag nagupit kayo sa tela, magbigay kayo ng seam allowance. Sakto lang to, ha? Yan. So, ito yung center ng likod. Yan. Okay? So, yan. Yan. So, ikakabit natin itong ganyan. Kung 1 and 3 port ito, gawin na din natin itong 1 and 3 port. 1 and 3 port. 1 and 3 port. Yan. Yan. So, ikabit natin dito para maging sports collar. Yan. Okay? So, ganito yung magiging itsura. Pag, ito, ito. Tingin. Oh, yan. Ganito magiging itsura kapag sports collar. Okay? So, ito, hindi siya katulad nito na merong design. Ito may design. Pero, ito, diretso lang. So, ang kalalabasan nito ay magiging pavi. Pavi neck siya kasi pag ganyan. Magiging pavi ang neck. Ito, hindi eh. May korte ito. Hindi siya pavi. Okay? Payo at saka pa pointed. So, ibig sabihin, hindi ganito ang pagtabas ng collar niya. Okay? So, ang tamang pagtabas nito ay, sige, ganito. Okay, so ito na yung neckline niya. At ito yung kanyang down neck. Okay. Ngayon, maglalagay tayo ng korte. I-pencil ko lang muna para hindi siya magulo. Okay. So, let's say, ito yung side neck niya. Ang side neck nito ay 3.5. So, magmula dito, magsusukat ako ng 3.5. Yan. 3.5, okay? Tapos, yan. Yan. Okay? Katapos, pagdating dito, gagawa na tayo ng payo. Tingnan, hindi pa ganyan eh. Yung isa. Okay, ito. Kung igaganito natin, hindi naman. Okay, let's say itong ito ba, magmula shoulder, baba tayo ng 3 inches. Magmula shoulder, baba ng 3 inches. Yan. Tapos, gawa tayo nitong pabuntot na yan. Yan. Katapos, iganito na natin. Yan. Pero, syempre, ito, kukortihan natin ito. Yan. Yan. Okay. So, patingin. Ayan. O, i-ball pin na natin. Tapos ito. Paganito.
Yan. So, magiging ganyan yung neckline niya. Masyadong makurba pati ito. At masyadong malalim. So, babawa. Gawin natin mababaw yan. Yan. Gamitin natin yung pentel pen para makita. Yan. Ayan. Tapos, yan. Yan. Tapos dito. Yan. So, magiging ganyan yung korte ng kanyang neckline. Okay. So, gupitin ko na ngayon. Yan. Ganyan. Yan. Ngayon ang pagtabas ng collar, dito na natin gagawin. Ayan ah. Yan. So let's say kalahati nito, pag ganun yun eh. Dito kalahati. Yan. Tapos yan pag ganito, tapos naman ito pag ganyan. Yan. So kung makikita nyo, ganyan ang collar niya, ganyan natin. Yan. Yan. Ito ay meron itong allowance na half inch yan. Okay, so ilagyan ko na ng pentel pen at nang makita nyo ang itsura ng collar. So magmula dito. Yan. Tapos ganyan. Ganyan. Tapos ito. Yan. So, ganyan ang magiging itsura ng kanyang collar. Ayan. Okay? Ngayon, ititrace natin ito sa dito. Yan. Pero kung masama yung sinabas dito, hindi pa pwede masama. Tapos, ito pa sa kapila. Tapos ito. Kaya pwede dito na. Yan. Okay. So, ayan. Ito dito, meron na siyang allowance. Dito, wala siyang allowance. Pero magbibigay kayo ng allowance, ha? Ito gugupitin ko ng sakto. Basta huwag niyong kalilimutan na merong seam allowance. Okay? Yan. Tapos dito. Tapos ito, meron tong yan. So, ito yung magiging collar sa harapan. Okay? Ngayon, yung para naman sa likuran, kasi ito ay 3
to 3 and any half. Magdudugtong ka ngayon dito ng 3 and half. Magdudugtong ka dito ng 3 and half. Ipatong ko na lang ha, kasi magsusukat naman ako ng 3 and half. Yan. Okay. So, teka lang. Guhitan muna natin siya. Yan. Idiretso natin. Yan. Tapos ito, idiretso natin. Yan. So, ito yung, ano, yung shoulder. Ayan yung shoulder. Ay, hindi kita. Ito yung shoulder, okay? So, that, ito pa is lang to, ha? 3 and a half. 3 and a half, okay? Yan. Ito, idiretso muna din to. Yan, idiretso mo yan. Yan. So, 3 and a half. Yan. Tapos din. Yan. Okay. So, ito ngayon yung magiging back mo. Yan. Ito yung center ng back, ha? Center. Yan. So, magiging ganyan ang yung collar. Magiging ganito yung iyong collar. Tapos, pagdating sa likod, naka-standing na. Pabayas ang pagkat, ha? Pabayas ang cutting para susunod talaga siya. Dito sa likuran, kailangan kasi maging bias ang pagkat mo. So, dito, ilan eh? Ito yung finish, ha? 2 and 3/4 ang finish. So, paliit siya dito. Yan. 2 eh. Ito din ay 2 and 3/4. Ito, 2 and 3/4. Pagdating dito, 2 and 3/4 muna din to. 2 and 3/4. 2 and 3/4. Yan, 2 and 3/4. So, ito yun. Ang sukat ng collar, ha? So, 2 and 3/4. Tapos, paliit na yan dito. Itong collar din, 2 and 3/4 yan. Gawin mong 2 and 3/4. Okay, yan. Okay. Para ito, itong sa harap, plastado, tapos pagdating dito sa likod, naka-fold. Okay? Bias ang cutting. Gupit ka nito ng isang buo at saka isang facing. Bias cutting. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong. Thank you for watching. Bye.